So, magandang araw muli mga ka-TH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang remapping. So, kung bago ka nga sa aking channel ka-TH ay hinihikayat kitang mag-subscribe para lagi kang updated sa ating mga videos at bilang pagsuporta na rin sa ating channel. So, nandito sa description sa link sa baba mga ka-TH kung gusto nyong matuto at pag-aralan din ang mga meaning ng iba pang mga marker katulad ng turtle, paco, heart, triangle at iba pa. Mga ka-TH, i-click nyo lang ang link sa description natin sa baba. So, ngayon nga ka-TH ay pag-uusapan natin ang tungkol naman sa remapping. So, ano ba ang remapping mga ka-TH? Siyempre, kung ang isang treasure site ay mayroon ng mapa, susubukan lang natin na i-remap tulit. Kung baga ay gagawa tayo ng panibagong mapa. Lalong-lalo na kung hindi natin hawak yung tunay na mapa. So, yun ang remapping mga ka-TH. So, ano ba ang kahalagahan nito? Well, sa ibang mga vloggers tulad natin, though hindi ko naman nila lahat, iba-iba yung remapping nila sa kung paano tayo mag-remap. Ito mga ka-TH ay tatalakayan natin ay ang kahalagahan ng remapping at kung ano ba ang may tutulong nito sa mga site natin. So, ganito yun mga ka-TH. For example, ay meron tayong isang site, positive site, na pinuntahan. So, ang remapping mga ka-TH ay may katungkulan din dun sa compass reading natin. Meron siyang kinalaman sa compass reading. So, malalaman nyo mga ka-TH kung ano yun. So, simulan na natin. Kunwari mga ka-TH ay pumunta ka sa isang site, positive site. Let's say, for example, mga ka-TH ay may pinuntahan kong site na may history. So, yung history ng lugar ay positive. So, pinuntahan mo ngayon mga ka-TH. At pumunta ka sa lugar dahil nasa marami ng tao or ginawa ng bukirin. Let's say like that, mangyayari. Kung pinuntahan mo yung lugar ay may nakita kang isang, let's say, isang malaking puno. Pasensyaan nyo na mga ka-TH at hindi tayo marunong mag-drawing. Let's say may nakita kang tree marker. Sabihin na natin sa itong old tree. At mayroon ka rin nakitang isang sabihin na natin malaking bato. So, natin stone. At dun sa area ay mayroon ka rin nakita isang ilog. So, ilog to mga ka-TH. At yan na lang ang nakita mo dun sa positive area na yon. Ngayon mga ka-TH, kung may mapa sana, yung tunay na mapa, hindi tayo mahihirapan i-locate yung mga markers. So, ito ngayon ang kahalagahan ng remapping mga ka-TH. Susubukan natin ngayon na gagawa ng sarili nating mapa. Yun yung remapping mga ka-TH. Yung iba kasi, bago natin magpatuloy, gusto ko lang banggitin yung ibang remapping kasi ng ibang ka-TH natin na nagkakita ng kaya sila ng isang malaking bato, then may butas dyan, butas dyan, butas, etc. Butas, guhit, guhit, and X. So, nire-remap nila yun. Which is, hindi naman yung remapping mga ka-TH. Yun ay isang stone map na yun kung sakaling nakakita ka man ng ganun at parehas na parehas sa area. Ito ang remapping mga ka-TH ay ang paggawa ng sariling mapa. Susubukan natin gawin yung tunay na mapa. Either hindi natin ito
hawak. Ituloy natin mga Rich, pumunta ka sa area at yan lang nakita mo. Ngayon ay susubukan natin hanapin yung ibang mga marker na hindi mo nakita. Iyon ang tulong ng remapping. So alam natin mga ka-DH na ang compass ay may sensya ng mga ka-DH ay may directions north, east, south, and west. Alam natin yun mga ka-DH na yan ang compass. So alam din natin na ang bawat compass, katulad ng discussions natin, kung hindi nyo pa napapanood mga TH, ay panoorin nyo ito. Strongly recommended ko ito na panoorin nyo yung mga compass discussion natin para malaman nyo yung sinasabi natin. Lalong-lalo na kung bago ka pa sa aking channel ka TH. So, ito. Alam natin na sa bawat direction ng compass ay may elements mga TH. Tulad nga ng sinabi ko sa discussion natin. So, ngayon, titignan natin itong pinuntahan nating lugar. Ito lang yung available markers na nakita natin. So, una mga ka-TH is titignan natin. Ngayon, tinabihan mo ngayon itong puno. Let's see, nandito ka sa area na to. Tumayo ka sa area na to. Or let's say nandito ka. Sabihin lang natin nandito ka. Ngayon, tumayo ka sa point na ito, mga ka-TH. Ngayon, yung tree, yung old tree na nakita mo, kung tumayo ka, titignan natin sa compass, ay nasa bandang north mo siya. Which is, kung titignan natin ang elemental ng compass, ang tree dapat ay nasa east. Nandito siya dapat. So, ang gagawin mo ngayon ka-TH, dahil nandito ka at nasa north mo yung tree, lalakad ka ngayon papunta doon. So, pagtayo mo dito sa bandang side nito ng punong kahoy, ibig sabihin, nasa east mo na siya. Nasa parting east mo na siya. Ngayon, tumatama na tayo doon sa compass elements. Ngayon, i-check natin ngayon yung north mo. So, nandito ka na ngayon, ka-TH, i-check natin yung north mo. And, positive. Alam natin na ang north element ay water. So, positive ang river. Ngayon, positive siya, ka-TH. For example lang mo, ka-TH. So, positive yung north mo. Positive ng north, positive din ang east. So, kinakatayuan mo ngayon yan. I-check mo rin ngayon yung bandang south mo, which is the triangle element. Ngayon, mga ka-TH is wala. Wala kang ngayong elements na triangle. And pag-check mo rin sa west mo, mga ka-TH, pag-check mo sa west mo, mayroon kang malaking stone. So, malaking bato lang. Which is sa west, ang element ng west ay metal element. Any metal or any forms na gumagamit ng metal. So, nga sa discussion ng ateist ng compass is pwede niyong balikan yun, kung paano yun. So, wala ka rin nakita sa west mo, which is isang malaking stone lang. Ngayon mga ka-TH, nawawala yung element mo dito sa south at the same time yung west. So, anong gagawin natin? Yun ang remapping mga ka-TH, dahil ni-remap mo na, drenowing mo na yung area at yan lang yung nakikita mo dun sa area. Yan, i-drenowing mo na, ni-remap mo, and kulang ka. At ngayon sa drawing mo, kulang ka ng dalawang elements. Ngayon mga ka-TH, after mo na i-drawing, puntahan mo ngayon yung area. Kumari na i-drawing mo na to, puntahan mo ngayon yung area. Ngayon, i-check mo ngayon yung area ng south. May possible ba dun na elements? Either stone ba, or sabihin na nating stone, or malaking bato na natapyas ng triangle, or
nag-triangulation ng mga bato or any triangle formation. So, hahanapin mo ngayon yun. So, may nakita ka. Let's say may nakita ka. Sabihin na natin natabunan lang ng mga damo or nailipat na mga teach. May nakita ka. Pero bandang dito. Ito mga race is possible na mangyari ito talaga sa mga side. Dito mo nakita. So, kung titignan mo, kung chinik mo sa south, walang element. Ang element is nandun sa southwest. Ngayon, southwest mo nakita yung element na yun. Dito mo nakita. Ngayon, ano ang gagawin mo mga DH? So, nandun yung river, nandun yung tree, nandito yung triangle element. So, walang alignment. Ngayon, i-alignment mo ngayon ito, ka-TH. So, lalakad ka muli doon. Pupunta rito. So, makikita mo, naka-center alignment na sila. Yung south and north. The same time, naka 90 degree. Yung tree, baga yung east element. Ngayon, sakto naman dito sa malaking bato na ito. So, anong kahalagan ng malaking bato na ito? Wala namang kasenya-senyales. Walang marka. Ngayon, titignan mo mga page, ito na yung center mo. Ito na yung gagawin mong center ngayon. Kung mapapansin nyo, sa mga naglalabasan ng mga kompas, mga ka-TH, ang marka sa gitna niya is heart. Ewan ko kung napansin nyo ito mga bridge. Pero heart yung nasa center. Which is, ang meaning ng heart is gold, rich, treasure. Yan yung mga meaning niya. So ano ang kahalagahan ngayon mga ka-TH? Nakuha mo yung center. Ito mga ka-TH ngayon ay possible dig spot. Either hindi mo pa nakikita yung west element, mga ka-TH, nakikita mo ng may center alignment. Ito na yung possible dig spot ngayon. Ganun ng ka-TH ang pagre-remap. Ang pagre-remapping ay paghahanap ng mga possible na markers. So, makikita mo dito mga ka-TH na maghahanap ka ngayon. So, marami tayong directional sa isang compass. Northeast. Mag-check ka ngayon. Southeast. Southwest. And Northwest. Maghahanap ka ngayon ng mga possible marker mga ka-TH. Yun yung kahalagahan ng remapping. Na may kinalaman din sa compass. So, paano yung mga ka-TH? Yung iba kasi mga ka-TH, hindi ko naman sinasabing mali sila, though sa tingin ko mali nga sila. Ewan ko kung tama ako or tama sila. Meron kasing mga ka-TH natin, mga vloggers din katulad natin. Do, iwan ko kung anong pakay nila. Vlogging ba o talagang treasure hunting? So, yung iba, kita natin kada upload nila, tumatama sila, may mga nakukuha sila. Well, do, ang yaman-yaman na nasaan nila. Meron naman yung iba, kahit hindi markers, ginagawang markers para lang ba yung ma-vlog. Well, hindi tayo katulad sa kanila, mga ka-TH. Yung gusto kong liwanagin. Meron din yung mga ka-TH natin na pag nakunwari, nakakita lang ng isang marker stone, pinos ng isang ka-TH natin. Then, yung stone, sasabihin nila, check mo yung northeast. Sabi nila, check yung northeast. 5 meters or 10 meters or 15 meters doon ka maghugay, sabi na doon ka daw maghugay.
Which is wala sila sa area. Paano nila malalaman yun? Alam nyo mga kadis, tulad sa mga discussions natin na mga nauna, sabi ko nga, pwede nyong isearch sa Facebook na, sa YouTube natin. Doon, nandiyon yung mga discussions natin. Ang mga markers ng mga possible dig spot, mga ka-DH, is heart. Heart na maliit. Bilog. O drill hole. Isa lang to mga ka-DH, isa lang. Pag may kasama pa yan na drill hole, kaya dalawa, tabi sila, pwede na yung maging directional or distance, mga ka-teach, measurement. Pwede rin kayo mag-test din sa may C, sa may letter D, triangle na maliit, square na maliit. Ito mga ka-teach, puro maliliit lang. Ito yung mga sinasabi kong markers na pwede kang mag test dig X. Ano pa ba yung mga positive markers na pwede natin i-test dig to? Yan mga TH, yung mga sample na pwedeng i-test dig. Well, test dig mga TH, may tinatawag tayo na test dig. Mag-test dig ka muna. Ano ba ang test dig mga TH? Ito yung paghuhukay ng 3 feet to 5 feet. 3 feet to 5 feet na hukay mga ka-TH. Sa loob ng 3 feet to 5 feet na hukay, may lalabas at lalabas dyan na HTM o Hidden Trail Marker. Yun mga ka-TH. O kaya, tinatawag lang Hidden Trail Markers or Spot Markers, Confirmation Markers. May kanya-kanya kasing yung mga katulad ko, may kanya-kanyang definition yan. Baga, terminologies lang yan mga ka-TH. Iba-iba lang yung terminologies. Yun. Yun yung kung paano ako mag-remap mga ka-TH. Ganun yung pagre-remapping ko. Though, pansin nyo siguro, kakaiba sa iba. Ito yung pagre-remapping ko naman pag ako ang pumupunta sa mga area. Ganyan tayo mga ka-TH. So, isingit ko na rin mga ka-TH. Kasi marami akong nakikita ng mga ka-TH natin na gumagamit ng mga locator. So, sabihin ko na rin yung mga ideas. Though, ang locator mga ka-TH is hindi naman yan 100% or sabihin na nating hindi rin yan 90%. Ewan ko kung ilang ang porsyento para sa akin, mga ka-TH, is 50-50 ang locator. 50-50. So, ano ba yung mga maling ginagawa nila pag naglo-locator sila? Gumagamit ng APS, etc. Ano ba yung mga tinatawag nilang LRAD? So, ito mga ka-TH. Pag gumamit ka ng mga ganito, mas magandang marker muna bago ka gumamit ng ganito mga ka-TH for confirmation. Pero huwag kang mag-rely dito sa LRAD mo. Huwag na huwag kang mag-rely kasi alam nyo mga ka-TH, ang AKS locator LRAD, alam nyo ba kung paano, saan ginagamit yan? Pinaghahanap yan ng tubig. Tubig ang hinahanap dyan. Ginagamit yan sa paghahanap ng tubig. Do sabihin na nating man-made, homemade ninyo yan. Ang mga locator na yan, testing nyo sa mga mineralized, yung mga mineralized stones. Pumunta kayo ngayon sa gilid ng daan. Sa tuktok ng building, sa loob ng bahay nyo, gagalaw at gagalaw yan. Iikot yan. Ikot yan. Hindi ko sinasabing walang kwenta yan, mga ka-TH. Though, nakagamit na rin ako ng ganyan, sabi ko nga. Pero, wadya, ganito yung ginamit namin. Apat siya na stick. Then, ganito siya. Homemade din siya. Dowsing stick. Though, hindi pa rin ako naniniwala na tama yun. Pero, pumalo siya talaga sa site. Pumalo din.
parehas sila ng sinasabi sa marker, apat na ganito, 4 pieces. Pero, hanggang hindi ko makikita yung item at natagpo, hindi ko matatagpuan dun sa kung saan siya pumalo, hindi ko masasabing 100% na accurate yun. Mga teach, do may accuracy siya. Natumama siya talaga sa mga sign. Pero alam niyang mali ng iba, mga teach. Kunwari, ito yung hukay. Let's say, ito yung hukay. Ayan. Sige, puno na lang sa sambulya. Yung mga markers dyan, mga bato. Let's say, ito yung hukay nyo, mga teach. Pababa. Ang mali na paggamit ng iba, sa tingin ko lang mga ka-teach, is yung pumasok ka sa loob. Pumasok ka sa loob. Then, tumayo ka dun at gumagamit ka ng ilrad mo o ng mga locator mo sa loob ng butas. Bakit ko sinabing mali, mga ka-TH? Kung nandito ka-TH, bina natin nandito yung item. Or let's say nandito ka-TH or nandito pa. Bina natin yan yung mga item. Sa tingin nyo ka-TH, kung may aura man ito, ang sinasabi nila, saan kaya pupunta yung aura na yun? Papaganyan kaya? Papaganyan. Ano kaya ang mas possible na pupunta ng aura? Mga ka-TH. Diba dito? Dito siya pupunta. Gaganyan siya. Kasi nandito yung exhaust. Gaganyan siya. Kasi nandito na yung exhaust. So, pag nag-detect ka rito, ang TH, hindi na natin de-detect ka dito, magpa-positive siya talaga dito. Kasi nga nandito eh, dito lumalabas yung aura niya. Kasi binutas nyo na ito eh. Binutas nyo na nandito na yung exhaust. At the same time, pag nandito rin, dito rin ang exhaust niyan, mga ka-TH. Yan. Dito na siya dadaan. Which is, magpa-positive talaga siya. Iikot, nangiikot siya. Hukay ka naman ng hukay, pailalim lang. Pailalim. Which is, wala na. Pag humukay ng pailalim, dito ka na naman nag-detect. Or nag-locate. Ginamit mong locator mo, ka-TH. Magtataka ka. Wala na. Wala na. Wala na yung hindi na siya gumagalaw. Pero pag tumaas ka, bumalik ka sa taas, gagalaw na naman siya. Kasi nga nandito eh. Nandito na yung exhaust. Dito na lumalabas. Isa pa mga ka-TH, pag nag-take ka sa loob, nag-locate ka sa loob, alam nyo ba na mineralize na yan. Marami ng minerals dito mga ka-TH. Iba't ibang minerals na yung nandito. So, sabihin na natin, umiikot nga sa, kasi tinisting mo sa bahay nyo, umiikot yan sa mga golds, silvers. Pag ginamit mo yan sa loob, iikot na yan kasi may certain level na mineralize na yung mga lupa dyan o yung mga bato. Iikot na talaga yan. Kaya hindi na kayo magtataka. Ako hindi na nagtataka kung umaabit ng 200 feet, etc. plus ilalim. Mga ka-TH. Ang bagsak niyan, purdoy talaga. Gastos, wala na. Alam nyo ba mga ka-TH kung bakit? Alam nyo ba mga ka-TH? Ito ha. Hindi ko sinasabing huwag kayong maniwala sa mga nagpapahire or nagpapabayad na pumupunta sa mga lugar nyo. Ito. Pag pumunta yan sa site, mga ka-TH, pag pumunta yan sa site ninyo,
Pag binayaran nyo na yung tao niya, kahit walang item sa lugar na yan, sasabihin niyan meron. Kasi bayad na yan, ka-TH. So, anong gagawin mo ngayon? Siyempre, sabi niya, itong spot. Di mag-uukay ka. Ngayon, hinukay mo, ka-TH. Nukay mo. Malim ka. Kumari. Sinabi, umabot kayo ng 6 feet. Wala kayong nakitang marker. Tatanungin nyo ngayon siya. Sabi niya, 10 feet tayo. 10 feet yung approximate natin. Umabit kayo ng 10 feet, may nakita kayong isang bato. Which is natural stone. Tatanungin nyo ngayon siya. Kasi nabayaran nyo na siya. Sabihin niya, under. Under yan. Although natural yun. Sabihin niya, under yan. Hanggang palalim kayo ng palalim ng palalim. Umabot na kayo sa 100 feet. Ang sasabihin lang niya, tulad ng nababalitaan ko, mga ka-TH, ang sasabihin lang nila, nerdiposit bunker. Ganyan. Isipin nyo, mga ka-TH, mag-uukay kaya ang isang Japanese ng vertical para lang doon niya ilagay yung entrance ng tunnel nila. Diba hindi, mga ka-TH? Ang mga tunnel ng mga Japanese, pag ganyan yan, ito yung entrance. Pag ganyan. O kaya naman, sa mga hills yan, yan. Maniwala kayo, mga ka-TH, na aabot ng 200, 300 feet, 100 feet yan. Kung nasa mountainous area kayo at susukat kayo mula dito sa taas. Yan. Aabot talaga yan ng 100 feet. Pero yung entrance niya, mga ka-TH, nandun lang sa baba. Walang 100 feet yan. Ganyan yan, mga ka-TH. Kaya yung bunker na sinasabi nila, ganyan yan, mga ka-TH. Ang mga ginawang bunker noon ng mga Japanese, lagayan yan nila, taguan nila para hindi sila basta-basta mapapasok. Yan yung mga, let's say yan yung baril nila, machine gun yan. Ganyan yung bunker. Yan. Gumawa sila, litaw yan mga ka-TH, yung mga bunker. Let's say ganyan yung mga bunker nila, mayroon lang sila. Ganyan ang mga bunker. Anti-bombing, mga yan, mga ka-TH. Maraming nanluloko talaga regarding sa mga ganyan. So, ito yung ayaw ko sanang mangyari na nai-scam yung ibang ka-TH natin. Dami nating discussion. So, yun nga, mga ka-TH, yan ang discussions natin ngayon tungkol sa remapping. So, ang ulitin ko lang, mga ka-TH, ang remapping is ang pagtatry o susubukan natin gumawa ng sarili nating mapa, though hindi natin hawak yung mga original na mapa at may kinalaman yun sa compass. Pag-aralan nyo yung compass, mga ka-TH, dito sa channel natin, click nyo lang yung link sa baba, description, click nyo yung arrow na yan. Then, makikita nyo yung may link doon. Click nyo lang yun. Puntaan nyo yung mga videos natin. Pag-aralan nyo mabuti yung mga marker. Though, hindi lahat ng site, mga ka-TH, is kailangan mong gamitan ng compass. Hindi lahat. Kasi yung iba, nakalitaw na talaga yung mga markers. Nakalitaw na. Yun lang, mga ka-TH. And subscribe lang kayo, support lang kayo sa ating channel. Okay. Salamat, salamat. Sana nakatulong.